araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang natanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Just Because You're in the Net. Parables are stories. Parables are episodes of major elements symbolize spiritual truth. At ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan nating Just Because You're in the Net. O kaya, the parable of the good and bad fish. Heavenly Father, we continue to pray that you may be our guide, our speaker, that you may be our light, our medicine, our strength, our dream, our goal, our everything. Nawa ang kapayapaan mo maghari sa aming puso. Ang kapayapaan mo, Panginoon, ang siyang manaig sa lahat ng mga panganib, sa mga pangamba, sa lahat ng mga alalahanin, mga kinatatakutan, nakakaabala, mga nakakainis sa buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ipawiin niyo po at nawangin niyo pong salita. Ang siyang mangibabaw sa aming buhay ngayon. Kami, Panginoon, ay nagtatalaga ng aming panahon, ng aming puso, ng aming buong-buong pagkatao. Nanawa, Panginoon, yung inyo pong salita. Iyon po ang siya mapagtuunan namin ng pansin. Give us the capacity to understand your word. In the name of Jesus, we reject all work of evil, all presence of evil. We reject ignorance, we reject falsehood by the power of the truth of Jesus. And we pray, Father, that you may be our speaker. Descend, Lord, from heaven, from your throne into our hearts. And make your words real, make your words powerful. Enable us to understand, enable us, Lord, to live by your words. In Jesus' mighty name we pray. Basahin po natin ang Matthew chapter 13, verses 47 to 50. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. So isa pong mahalagang parable, storya na merong symbolism, ito na namang ibinigay ng Panginoon. At hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa kung ano talaga ang tinutukoy ng parable na ito. Ito yung kingdom of heaven. That kingdom of heaven may be that kingdom which is yet to come, eternal life which you have after the body dies. And that kingdom of heaven can also be the situation of your heart. It can be the kingdom up there. It can also be the kingdom in here. The way we think, the way we live, the way we react to all kinds of stimuli. So may kingdom na nasa labas, may kingdom na nasa loob, may kingdom na darating pa, at may kingdom na maaaring narito na sa ating puso. At ano daw po ang kamukha, kawangis ng kingdom na ito? Para daw isang lambat na matapos itong ihagis sa tubig, ay nakahuli ng sarisaring isda. At sa pansamantalang panahon, ang lahat ng uri ng isdang ito ay magkakasama na para bang pare-pareho lang sila ng pupuntahan. Bagamat pare-pareho sila ng pinanggalingan, yung lake. Pero sabi, matapos ang ilang sandali, ay hinila ang lambat na ito doon sa pampang, binuksan, at pagkatapos, pinili ang mga laman. Inihiwalay ang mga mabubuting isda sa mga di mabubuting isda. Siyempre, yung mabuti dyan, hindi naman morality. Yung nakakain at yung hindi, yung papakinabangan at hindi, yun po yung pinaka-diferensya noon. At tayo ay maraming naging karanasan na sa mga pang-pang-pang-pang ng ating mga maraming kapuluan na nakakakita tayo ng ganyang mga uri ng eksena na ang mga manging isda ay pinipili yung nahuli ng kanilang lambat
At merong pangpalengke, merong iluluto para sa baboy, at merong itinatapon. Sino kaya ang itatapon sa atin? Yun ang kwento. Ang kwentong ito hindi tungkol sa mga isda sapagkat hindi naman tayo nag-aaral ng aquaculture. Itong kwentong ito ay tungkol sa atin. Let's look at the parable. The kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. So the fishermen kept all kinds of fish for a while, collected the good fish, and threw the bad fish away. What is the meaning of the parable? The lake or the fish net is the world. Ang buong sandaigdigan. Yung munting lawa na yon, kasi syempre ito ay sa Israel, so yung Sea of Galilee, which is actually a lake, not a sea, that was the context of the story. Pero ang pinakamalaki nitong sinisimbolize is of course the world. And all kinds of fish, and all kinds of people are in it. In other words, when you look at the world, all kinds of people are there. Even when you look at the church, all kinds of people are there. But not necessarily meaning that all these people, because they share the same time and space, will also share eternity. At the end of the age, the fish will be separated. So inihalintulad po sa pagwawakas ng daigdig na ito, sa paghuhukom, yung panahon naman ng paghihiwa-hiwalay ng mga isdang nahuli. The good will be kept, the bad will be thrown away. At sino daw yung mga fishermen na yan? The angels. The angels will separate the wicked from the righteous because the angels are the servants of the Most High God. Matthew 25, 31 to 34. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before Him and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." And then verse 41, then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." Hindi po totoo yung mga chismis na ikinakalat ng maraming taong mabait ang Diyos, lahat ililigtas. Hindi matitiis ng Diyos na may magdurusa habang panahon. Hindi po totoo. Ang Bible ang nagsasabi, ang Panginoon nagsasabi, paghihiwa-hiwalayin yan sa oras ng paghuhukom. The righteous will be saved, and the wicked will be thrown into hell. Totoo ang balitang mabait ang Diyos. Pero hindi totoo yung interpretation na yung kabaitan niya, tatanggapin na lang niya kahit sino at itotolerate na lang kahit sino. Sabi sa Bible, ang kabaitan ng Diyos ay nariyan at ginagamit niya upang tayo ituruan at iligtas at tanggapin natin ang kaligtasan kanyang inaalok. Subalit yung mga hindi tatanggap noon, hindi maniniwala at hindi susunod kay Kristo, paghuhukom ang naghihintay sa kanila. God's patience and God's kindness and God's righteousness is meant to lead us to repentance, not to tolerate the evil that we do. So kalahati lang ng kwento yung totoo na mabait ang Diyos. Pero ang kabaitan niya, nandyan para tayo ituwid, hindi tayo para konsintihin. At saan daw itatapon? Into hell, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ano mga conclusions po at anong challenge para sa buhay natin ng maikling parable na ito? Sa biglang tingin, all people are the same. All people are in the same planet. We are on the same planet. We are in the same situation. But it is not true in eternity. Heaven knows that there are two types of people. Heaven differentiates people according to righteousness or wickedness. The righteous will be saved. The wicked will be condemned. Bakit tayo nag-aaral nito ngayon? To test ourselves. Test yourself. Kailangan po na subukin natin. Kailangan tayong manalamin at kailangan ating timbangin ang tunay nating kalagayan. Mas madaling malinlang yung mga nasa religion
kesa sa yung wala. Kaya mas madaling tumanggap ng salita ng Diyos, maging sa New Testament, mababasa natin, mas madaling turuan yung mga prostitutes, tax collectors, yung mga sinatawag nilang evil, mga pagan, kasi yung mga taong yon alam na nila na hindi sila maka-Diyos. Kaya turuan mo ng pagiging maka-Diyos, madaling tablan. Ang mga manhid, yung mga simba ng simba, yung mga nakasuot pa ng mga tamang attire, pag Huwebes, pag Miyerkules, pag Biyernes, iba-ibang costume. Yung sa ulo ang lahat ng dasal, yung maraming relihiyon sa kanilang buhay, yan ang mas madaling malinlang kasi akala nila okay na sila. Kaya yan ang mas mahirap dala ng Bible ah. Sino ba ang mas ayaw mang Bible study? Yung prostitute o yung relihiyosang relihiyosa? Usually relihiyosa. Sabi nila, alam ko na yan. Huwag mo na ituturo sa akin. Dalin mo yan doon sa mga prostitute. Itong mga relihiyosang relihiyosa, ang pagsinuri mo, ang mga ugali, ang mga asal, ang hindi papasa. Tulad ng mga relihiyoso ng panahon ni Jesus, ang pinakamasasakit na salita na binitawan ng Panginoon ay hindi para doon sa mga prostitute o tax collector, para sa mga relihiyoso. Sapagkat sila ang madaling malinlang na okay na sila. So, what do you do? What do I do? You test yourself. Not only for faith, but also for works. Lalong-lalo yung mga Bible-based Christians, mga so-called evangelical Christians, Protestants, whatever. Sobra ang panghahawak sa salvation by faith. Hindi naman masama itinuturo ng Bible that we are saved through faith in Christ. But if you have faith, you should also test yourself for works. Because true faith bear fruit in good works. So test yourself not only for faith but also for works, for morality. Hindi pinag-uusapan ang dami mong Bible verses na sa ulo, ang taas ng posisyon mo sa church, hindi pinag-uusapan ang dami ng degree mo na nakuha sa Bible school, ang pinag-uusapan, moralidad. Kalinisan ng kaluluwa. Kalinisan ng budhi, kalinisan ng loob. So test yourself not only for faith, but also for righteousness. Kadalasan, yung mga tinatawag natin mga kulto, mas mataas pa ang antas ng kanilang personal righteousness at ng kanilang good works at standards of morality dun sa mga taong na humaling at nalibang sa ibong Adarna ng salvation by faith. Ano ba yung ibong Adarna? Sino sa inyo nakapagbasa ng ibong Adarna? Tinuturo sa 1 Kir yun. Nalimutan nyo na. Pag naaalala nyo, yung pelikulang ibong Adarna. Yung ibong Adarna, pag umawit at nahumaling ka sa kanyang awit, anong nangyayari sa mga nakikinig? Nagiging bato. Okay. Alam nyo ang ibong Adarna. So anong ginagawa ng mga taong ayaw nila maging bato? Pag umaawit ang ibong Adarna, anong ginagawa nila sa kanilang sarili? Hinihiwa at pinipigaan ng dayap ng kalamansi para sila huwag antukin, huwag makatulog, huwag maging bato. So maraming ibong Adarna sa ating buhay. Alam nyo ba, ganun-ganun lang yung ibong Adarna, isinulat yon para ipakita sa sambayan ng Pilipino. Ang daming ibong Adarna na pinapakinggan nyo, nagiging bato tuloy kayo. Isa na doon ang relihiyon. Sobra-sobrang relihiyon sa Pilipinas. Walang katapusang mga dasal at mga pasakit, subalit ano, umunlad ba ang bayan, umunlad ba ang moralidad? Pinagmamalaki natin, we are the only Christian country in Asia. Gano'ng karaming porsyento ng mga lalaking may asawa ang may mga ibang mga kulasisi? Mga kalalakihan na hindi na nga nagsusweldo, hindi na nag-entrega, naghahanap pa ng masarap na ulam, nagsusugal pa, nang bubugbog pa ng asawa. Gano'ng ka immoral ang ating bayan? Pero tayo, pinagmamalaki natin, the only Christian country in Asia. Na mga pinakamalalaking industriya ay mga sugal. Diba? Nasaan yung moralidad? Kapapakinig sa kanta ng relihiyon na ibong Adarna, naging bato. Hindi na tinatablan ng mga katuroan kasi akala okay na. Ngayon, yung salvation by faith na yan, isa na namang ibong Adarna. Akala ng mga tao, komo, A, accept Jesus as Savior and Lord. B, believe in the Lord Jesus Christ. C, confess Christ. Commit yourself to Christ. Itaas ang kamay, pumikit, tanggapin si Jesus. Save na! Napaka-irresponsabling pagtuturo. Bagamat that can be the beginning
of your journey towards greater and greater spirituality, many people stop there. O bakit ang dami-dami mo pang ginagawang mali? Kasi, ano, charge to Christ na yan eh. Ba't di ka nagbabago? Salvation by faith eh. Hindi by works. Mali ang pagkuha ng konsepto. Sapagkat ang tunay na may pananampalataya ay magkakaroon ng mabubuting gawa. So kung sinasabi natin tayo ay may pananampalataya, yung sobrang security of salvation ang naging ibong Adarna, ilabas nyo ang mga blade, last-lasin ng mga pulso, pigaan ng dayap at ng magising. Mahapdi, masakit, subalit yun ang kailangan para hindi maging bato. Suriin ang sarili mga kapatid. Huwag lagi na lamang always saved, once saved, always saved. Well, we believe that genuine acceptance of the Lord brings you eternal and permanent salvation. You must test yourself if you had a genuine acceptance. And what is the test? Good works. Good spirit. Naiiba dapat tayo. Of course, there is legal righteousness that we enjoy through faith in Christ. But there should be actual righteousness that proves that there is indeed that legal righteousness that is already given to us because of our faith. Kaya sabi sa Bible, faith apart from works is nothing. Sino po ang mga tinutukoy natin dito? Baka ang ating mga sarili, nalibang-nalibang na tayo na okay tayo, hindi pala. There is nothing more vain than a person who is so confident in facing the judgment seat of Christ, tapos kasama pala siya sa mga isdang itatapon, susunugin. Matthew 5:20, "For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven." Who is speaking? The Lord Jesus Christ speaking. Sabi ko, ang inyong mga kabutihan, ang inyong katuwiran, ang inyong mabubuting gawa, hindi lalampas dyan sa mga religious leader na yan. Hindi kayo maliligtas. So beware of the abuse of this salvation by faith. Beware of the abuse of the word grace. Kasi while God is gracious, continuously forgiving our misgivings, dapat man we are having less and less and less misgivings so that the Lord has to do less and less forgiving. Well, there is one wholesale forgiveness given to people who accept Jesus by faith. Meron din namang actual everyday na forgivenesses na hinihingi tayo na 1 John 1:9, nagko-confess tayo, humihingi tayo ng tawad. Dapat naman pakonti ng pakonti. Well, it is probably impossible to be sinless. The Christian should sin less and less. And it is a test. Kung yung pride nyo ngayon, katulad pa rin 10 years ago, maghunos dili kayo, baka kayo ay kasama sa itatapon sa apoy. Pagkatapos, confident na confident kayo. So niya, teka, bakit hindi ako nagbabago? Kung yung masama nating ugali kasing sama pa rin ngayon o lumala pa, mag-isip-isip kayo. Huwag kayong pakasisiguro. Huwag natin lagi sasabi salvation by faith, salvation by grace. Tapos makita-kita mo sa'yo. Walang makitang works. Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven." So here, once more, we are confronted with a test. The test is good works. Good works na hindi pretentious lang sa labas, nagmumula sa loob. Mabuti sa labas dahil mabuti yung loob na pinanggagalingan. Pero kung wala kang makitang buti sa labas, eh wala rin sigurong buti sa loob. So hindi nagkaroon ng pagbabagong loob. So hindi siguro talaga yan na born again. Mabuti mag-review. Kaya ang sabi sa Mark 9:47, "And if your eye causes you to sin, pluck it out. It is better that you enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell." May ipinapatanggal ang Diyos para ka maging welcome. Sinasabi, kung yung right arm mo causes you to sin, cut it off. Mabuti nang pumasok ka sa heaven ng iisang kamay kaysa kumpleto ka nga, itinapong ka naman sa impyerno. In other words, meron kang dapat tinatanggal para ka pumasok sa kingdom of God. Hindi lang, accept, itaas ang kamay, pumikit, biglang puputa ka na sa kingdom of God. Wala namang nakikitang natanggal sa buhay mo. Acts 14:22, "Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith." Anong sabi? "We must go through many hardships to enter the kingdom of God," they said.
Paano natin ito i-harmonize sa salvation by faith, sa salvation by grace? Wala naman talagang pinagkaiba. Hindi kailangang pagpilian by works ba o by faith. Kasi kung tunay na by faith, may works. Ngayon, yung kawalan ng works, isang malaking babala na baka wala yung faith. Hindi natin pinagsasabong yung faith and works. Faith versus works. Kasi iba, puro faith, walang works. Pero marami rin, maraming works, walang faith. Kasi ginagawa naman nila yung works nila ang way to salvation. Ang pagdedusa, ang pagtitiis, ang pagdodonate, yun ang way sa salvation. Mali din, parehong extreme eh. Ang point is you must have faith in Christ and that faith must transform into good works and goodness. So without the goodness, doubt if there's faith to begin with. Huwag pakatitiyak. 1 Corinthians 6:9. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. O halinaw, huwag magpadaya. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. So sasabihin nyo, eh di ba yung works pala? Hindi. Kasi kung may faith ka, kung dati ka mang ganito, titigil ka na. Kaya hindi ka pa tumitigil, wala ka sigurong faith. Nagtaas ka lang ng kamay, akala mo, kasama ka na sa pipiliing isda. Kailangang mag-isip. And that is what some of you wear. Sabi sa scripture. So, hindi naman pala hindrance na magiging sexually immoral, o idolater, o adulterer, o male prostitute, o homosexual offender, o thief, or greedy, or drunkard, kung past tense na sa'yo dapat. Sabi, that is what some of you wear. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So sasabihin natin, eh bakit ganun? Nag-accept na ako, may faith na ako, pero medyo immoral pa rin yata ako sexually. Eh, kasing immoral ka ba nung araw o umaasenso ka man lang? At dali-dalian mo. Kasi mayroong mga ipapagawa ang Panginoon na hindi ipapagawa hanggang hindi ka tapos dyan sa mga baggage mo. Kailangan abusin na yan para makagraduate na tayo, pumunta tayo sa next level of holiness and next level of fruitfulness. Kaya mahalaga mag-test. Galatians 5:19-21. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies and the like. I warn you, as I did before, those that will live like this will not inherit the kingdom of God. Sabi mo, born again na ako, tapos lasenggo ka pa rin. Born again na ako eh. Tatlong taon ka lang born again, ayaw mo pang tanggal-tanggalin yung mga immoralidad sa buhay na yan. Siguro naman, kung ilang linggo pa lang, ilang buwan, baka sabihin ng Diyos, eh, nagbabago na. Pero kung binilang na ng taon, mag-isip. Yung iba naman, sigurado kami pupunta sa langit. Eh, ba't ang dami niyong rebulto? Visual aid lang yan. Sinabi na nga, idolatry, hindi ka pupunta eh. Naikwento ko na po ito, ulitin ko lang yung ongoy na hinuhuli-huli sa mga islands in the Pacific. There's a specific island na ang ongoy, gustong-gusto nilang hulihin, pero mahirap mahuli. So, nakaisip sila ng device kasi ang ongoy na ito, ang mahawakan, ayaw bitawan. Totoo ito, hindi ito parable. So, ang ginagawa ng islanders, kumukuha sila ng mga malalaking nyog. Alam niyo, mga nyog na parang San Fernandong nyog, yung lalaki, kasi laki ng bungo ng tao. May butas yung kapraso, lalagyan nila ng batong makinis na makinis sa loob. Ang gagawin ng mga unggoy na curious, makikita yung bato, isusuot nila yung kamay nila sa maliit na butas. At hahawakan nila yung bato, dadakmain nila sa loob. At pag dakma-dakma na nila, hindi ngayon nila mailabas-labas yung kamay nila. Yun nga yung baon na yun, yung nila nakatali kung saan din pwedeng dalin. So, mahuli na sila, mapatay na sila, di nila bibitawan yung bato. Kaya sila nahuhuli. Ngayon, ang kwento hindi tungkol sa mga unggoy. Tungkol ito sa katabi nyo. Tungkol sa atin.
Ano ba ang hawak nyo na nadadakma tuloy kayo ni Satanas, nahuhuli kayo kasi ayaw niyong bitawan? Yun ang kwento. Kaya sabi, if your right hand causes you to sin, cut it off. Better that you are free with one hand rather than you have both hands but you're a prisoner. Hindi ba yung mga nakaposas, yung dalawang kamay nila nakaposas sa puno na ganon? Putulin mo yung isa, di makakatakbo ka na. Eh, dalawa nga yung kamay mo, nakaposas ka naman. Anong saysay? Kaya sabi, tanggalin nyo yung mga dapat tanggalin. At nang mapatunayan naman ninyo sa inyong sarili na kayo nga'y anak ng Diyos. Hindi na para patunayan nyo pa sa iba. Hindi na para patunayan nyo sa Diyos kasi alam niya kung ano ating sitwasyon. Maalaman nyo naman kung talagang sino kayo. Yun ang importante. Huwag maging bato dahil nakinig sa kanta ng ibong Adarna. So do not be too secure. Test yourself for personal and actual righteousness. At tumating na tayo sa ating title. Para sa mga pelikula, hanap ka ng hanap. Saan kaya lalabas yung title? Just because you're in the net. Just because you're calling in the Lord. Just because you're among the wheat does not mean you are safe. Dahil sabi sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only he who does the will of my Father in heaven. Hindi yung he who reads the Bible. Hindi yung he who memorizes the Bible. He who does the will of my Father who is in heaven. So just because you're in the net, just because you're among the wheat, does not mean that you are safe. Sabi mo, eh, nasa church naman ako, lahat ng katabi ko pupunta siguro to sa heaven. May araw na paghihiwa-hiwalayin. Huwag kayong pakasisiguro. Matthew 13:51 to 52. Matapos ang Lord magbigay ng mga parables, sabi niya, have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. He said to them, therefore, because you understand, therefore, every teacher of the law who has been instructed about the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Church, have you understood the message? Therefore, bring out old treasures. Bring out good things. Bring out all old goodnesses. But also bring out new treasures. New good things, new goodness. Anak kayo ng Diyos, alam nyo yun, kilala nyo ang sarili nyo. Huwag kayong makontento na yung mga kabutihan yung inilalabas araw-araw ay yung mga the same old kabutihan. Dapat araw-araw may bago uling kabutihan inilalabas. Na yesterday, kasamaan yun, na ngayon, nabago na, naging kabutihan na. Dapat bring out new treasures. Not only the old, hindi lang recycled. Dapat tayo bago. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kung kasing dalas lang tayong magpalit ng ating pag-iisip at pananalita at asal, katulad ng kasing dalas tayong magpa-exfoliate sa mga spa at mga salon, siguro ang linis ng mundo. Ano lagi ang ina-advertise sa mga beauty products? A new skin. Talupan ng luma. Kaya makikita mo, kunwari, bakit ang rosas ng mukha mo ngayon? Kasi tinatalop. Ba't bak-bak-bak-bak ang mukha mo? Kasi nag-exfoliate. Pero ang mahalaga, hindi ko na sabi hindi yan mahalaga. Yung katabi nyo nga, kaka-exfoliate pa lang, tingnan nyo. Diba? May effect, maganda. Pero, we should exfoliate our hearts also. In fact, nauuna yun. Not only a new skin, but a new heart. It's important. Ephesians 5:9, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Ang mga anak ng Diyos dapat nakikilala sa pagiging mabuti, hindi lang sa pagiging marunong. Dapat sa pagiging mabait, hindi lang sa pagiging mahusay magsalita o mahusay magturo. Kinakanta natin, ang mga blessing ni Lord, they are new every morning. Yun ang hinahanap natin sa Lord, a new blessing every morning. Anong hinahanap ng Lord sa atin? A new righteousness every morning.
na yung mga area of our lives yesterday na hindi pa holy, ngayong araw na to holy na, a new righteousness. Hindi matapos-tapos ang pagpapalit ng puso. Hindi maubos-ubos ang mga pinapalitan. Sapagkat parang bumabalong ang kasalanan. Hindi yung ang bago lang, bagong kasalanan, bago na naman. Kailangan may bagong kabutihan. 2 Corinthians 7:1, let us purify ourselves from everything that contaminates the body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. At ang payo sa Ephesians 4:24, hindi new skin, and put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. This is the measure. Kung minsan yung ibang mga taga-church, nakakatawa eh, nagpapagalingan. Huy, mas magaling ang church namin sa inyo. Bakit? Mas malaking building. Hindi, mas magaling ang church namin sa inyo. Bakit? Mas magaling ang choir. Hindi, yung aming church ang mas magaling. Bakit? Maraming missions. Maraming daughter churches. Hindi, yung amin. O bakit? Malaki ang collection. Kami ang pinakamaraming pera. Hindi, yung amin pa rin. Kasi, etc., etc. Alam nyo ang measure ng mabuting church? Tayo ang measure. Nagbabago ba tayo? Hindi measure yung magaling na magsalita. Kung ang kausap na may bato, namalat na rin yun, wala rin kwenta. Malalaman mo ang church ay mabuti kung ikaw, matapos ministeran ng church, nagbabagong loob. Nagbabago ang pananalita, ang asal, ang pananaw, ang pumumuhay. Yun ang huwag niyong bibitawang church. Yung dating matatakotin, ngayon ay nagkakaroon na ng kapanatagan. Yung dating sakim, ngayon, nagiging mapagbigay. Yung dating lagi na lang nag-aalala, ngayon, panatag. Yung dating wala nang ginawa kundi mang-akit ng lahat ng tao, lahat ng butas inilagay sa damit, nasilik mo na ang lahat, ngayon, aba, modest na siyang magbaro. Kasi kung kayo kaakit-akit at maganda, maawa naman kayo sa maaakit sa inyo at nagkakasala. Kaya yung pang-aakit ay kawalan ng kabutihan. Pero inyong aakitin nyo ang tao at hindi naman niya kayo makakamit. Hindi, puro na lamang hirap ng loob ang ibinigay nyo sa kanya. Kaya maging mabuti. Diba? Kaya kumisan nga, mabuti pa yung mga babae sa Arabia. Sinusuklo ba nila ng buong lambong ang kanilang sarili? O di walang naaakit. Eh may naaakit ba sa naglalakad na kumot? Eh, dito naman sa ating kumisan, ang ganda naman ng bandana mo. Yan ang blusa ko. Ha? Paano kawawa naman lahat ng naakit? So, ang Kristiyano, nakikita mo, aba, nagbabago ang pananamit. Ang ganda naman ng belt mo, palda ko yan. Ha? Saan punta ko ka na nagsisimba dyan? Eh, kaganyan ka pa? Anong pagbabago ang narating mo? Kailangan nakikita. Sasabihin ng iba, nakakalito naman, ano na ba talaga? Works ba? Oh, faith. Yung tunay na faith, may work. Hindi sila magkalaban. Sila'y iisa. Huwag palibang siya sa atin ang sarili. At kung kayo nalilito, pareho niyo silang pagsikapan. Siguro naman, hindi kayo magkakamali. Maaring sumobra, pero hindi kukulangin. Mga kapatid, huwag kayong makontento sa sarili ninyo kung wala kayong nakikitang kabutihan sa inyong buhay. Huwag niyong hanapin yung kamalian ng kapwa, manalamin at sulit. Ano ba talaga mga kamalian ko? Tama na ang pagbibigay ng excuse. Tama na yung rationalization, pambata yan. Sinasabi sa Bible, grow into maturity, grow. Tama na yung pagtatakip sa atin sa sarili natin mga kapintasan. Ang sugat para mapagaling, tinatanggalan ng takip, kinakaskas, sinasabon, nililinis, humahapdi, pero nagihilom. Ang sugat na tinatakpan, sabi nga nung nababasa ko pa sa diwang kayo manggiba o sa balarila nung araw, maghilom ay balantukan. Healed sa labas, pero pag pinisa mo ang sakit, may nana sa loob. Maraming puso, ganun. Mukhang maganda sa labas. Huwag kang magkakamaling diinan, masakit. Kaya maramdamin, huwag mong mapuna, nasasaktan. Huwag mong maikorek, natatampo, kasi may nana. Yung tunay na magaling, diinan mo man, tapakan mo man, nasasaktan, may bahagya lang.
Pero yung sobrang mga masasaktin, mararamdamin, maraming makakaroon ng drama sa buhay, ibig sabihin yan, may sugat sa loob. Kailangan buksan. Kailangan bunutin kung anumang tinikang nasa loob na nabubulok na. Kailangan mag-isip-isip. Don't be too sure just because you're in the church. It is important to be sure because of what you see and what God sees in your heart. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mga paalala sa amin. Kumisan masakit mga paalalahanan. Sumali tulad din ng mga pasyenteng nililinis, ino-opera, na-amputate. Masakit, pero dapat. Ipakita niyo sa amin, Panginoon, ang tunay naming kalagayan na hindi kami maging parang bato na nalibang sa kanta ng relihiyon. Na como protestante, como born again, como evangelical, como full gospel at kung ano-ano pa, akala okay na. Ipakita mo sa amin ang tunay na kalagayan ng aming kaluluwa. Hawiin mo, Panginoon, ang lambong na nagpapadilim sa aming isipan. Tapunan ng liwanag ang aming diwa. Hanguin kami sa iba't ibang uri at antas ng kadiliman. At nasa gayon, sa liwanag, mabunyag ang aming mga kapintasan, ang aming mga karamdaman, at ito, Panginoon, mahatulan nyo ng lunas, nang hindi lang panglabas kami magmukhang maayos, kundi maayos sa labas dahil maayos sa loob. Makipagniig kayo sa amin, Panginoon. Mangusap kayo. At nawa ang panahon na ito, hindi maging tulad lang ng ibang panahon na may maririnig kaming iniisip namin, ito maganda para sa katabi ko, ito maganda para kay ganun at para ganun. Makita namin, Panginoon, kami, wala nang iba ang kinakausap niyo. Look into our hearts. Examine our hearts, Father. Mga kapatid, patuloy tayong yumuko sa presensya ng Panginoon. Hingi ng kanyang paghipo. Pakinggan ang tinig ng Espiritu. Humingi ng personal na payo mula sa Espiritu ng Diyos. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Just Because You're in the Net. Narito po ang oras na mga gawain ng Day by Day Christian Ministries. Tuwing Linggo sa Bulwagan ng Panginoon, Folk Arts Theater, CCP Complex, Pasay City. Ang First Worship Celebration, alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sunday School Bible Studies, alas 8:30 hanggang alas 10:15 ng umaga. Youth Worship Celebration, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Second Worship Celebration, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Evening Worship Celebration, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Sa Fully Booked Top Shelf, Bonifacio High Street, Bonifacio Global City, Taguig. Afternoon Worship Celebration, alas 5 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Muli sa Bulwagan ng Panginoon Folk Arts Theater CCP Complex, Pasay City, tuwing Miyerkules. Ang Everybody's Worship, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Para sa mga karagdagang impormasyon, tumawag lamang po sa Day by Day Office 551-4411 o kayo bumisita sa aming website www.daybydayph.com o di kayo sundan kami sa Twitter at Day by Day PHL o kaya i-search kami sa Facebook Day by Day Christian Ministries. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh, God, how I need. Grace is found.
comes my way. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. I have
seasons are made for change. Our lifetimes are made for years. So I will be here. We'll be together. I will be here. I used to feel the emptiness.
darkness inside me. I was not supposed to feel that way. I had everything I needed, but nothing ever made me what I longed to be. The wealth, the name, the lights, the fame were everything to me. And then one night, out of the blue, I heard his name. Jesus. And then I took that step of faith and walked into his domain. I believe that's what he wants every heart to do. When heart may seem a test, one step is all he asks of you. Letting go to know the truth is not so hard to do. It's the heart that's got the will to open up for him to fill. And trusting and believing him is all we've got to do. It's just the heart that's got to move for him to show his love that's been there. Even when we never even came, when we never take hold of his hand. Let go and you'll understand. Letting go. Why be afraid? For God knows what you're feeling. But even he can do a thing if he sees the heart's not willing. And so we ask, what's going on? We want what's right and still do wrong. When heart may seem the test, one step is all he asks of you. Letting go to know the truth is not so hard to do. It's the heart that's got the will to open up for him to fail. Trust in him, believe in him is all you gotta do. It's just the heart that's got to move. It's got to for move him to show his love that's been there. Even when we never can take hold of his hand. Let go and you'll understand. Just let go.
just let go and you'll understand. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-anim hanggang ika-pito ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Jesus.